Hello mga ninong at tinong, welcome back again to my channel. Of course, it's me again, Jason. So today's video, pupunta ako ulit sa barangay. Ulit? So pupunta ako sa barangay para mapabilang dito sa Second Chance. Kung naalala niyo yung vlog ko before, ito yung link. Search niyo lang dyan. So ayun yung pinunta ko yung barangay para magparehistro, para mapasama sa bilang o hanay ng makasama dito sa Second Chance. So ngayon, nagpost yung barangay namin na kung saan andun yung pangalan ko. So may dala na rin akong mga requirements in case na kailanganin nila para maiwasan ko yung pabalik-balik sa barangay. So andito yung birth certificate ng anak ko, yung Xerox ID ko, tsaka yung Xerox ID ng partner ko, tsaka signatory niya para in case na hanapan nila para sa validation. So kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung kailangan nilang requirements. So at least mas maganda na yung ready tayo. So yun lamang po mga ninong at ninang. Kung nakapanood kayo at kung ito yung pinanonood nyo, ganito gawin nyo, pumunta kayo sa barangay. Kung makakahabol pa kayo, magparehistro kayo. Kasi dito sa mga vlog ko at saka sa research ko, namimigay talaga sila mga barangay na mga social amelioration card form na kung saan pipirmahan natin o fill upan natin. So tignan natin ngayon sa barangay namin kung ano talaga yung sistema nila, kung paano nila gagawin itong social amelioration card form or yung mga SAC form na listahan para mapabilang dito sa Second Chance na karagdagan 5 million. So swerte tayo kasi nasa rehiyon tayo ng ECR or ay ECQ na kung saan doble matatanggap natin. Sana doble. So sabi base sa Memorandum Act ng Bayanihan Hill Act Hill as 1 ng May 1 yata or May 2 if I'm not mistaken. Pero anyway, ilalagay ko na lang dyan para sigurado tayo. So, yun na sabi nila, 3.5 million makakatanggap ng doble at yung 1.5 na remaining makakatanggap ng unang buwan na ayuda. So, sana dalawang buwan makuha ko mga ninong at tinang kasi laking tulong nito para sa amin. So, yun lamang po. Tara, punta na natin barangay. So, mga ninong at ninang, andito na ako sa barangay. So, nakita ko yung pangalan ko. So, may number yung pangalan ko. So, pipila ko ngayon para makakuha ng form. So, hindi pwede kasing videohan ito. Pero, pag nakikita nyo, pipila ko. Medyo mahaba yung pila. Mga ninong at ninang, so, laking tulong ng internet. Kasi, sa internet, nakita ko na yung number ko. Kasi, may mga listahan dito. Yung may mga number pala yon. So, ginawa ko, nag-search na lang ako sa internet. Bale, sa page ng barangay, nakita ko yung listahan ko. So, para madali lang ang pagpila, sobrang dami ng tao rito para lang makakuha ng SAC form. So nakatapos na ako sa isang pila mga ninong at ninang. So ito yung pangalawang pila ko. Yung unang pila ko, ang ginawa, binalidate lang yung pangalan ko sa register at saka yung ID ko kung ako talaga yung nasa listahan nila. So, pangalawang pila naman tayo ulit. Ninong at ninang, andito na ako sa sasakyan. Medyo nagpalamig ako ng konti. Nakuha ko na yung DSWD. So, ito yung pangalawang pila na pinilahan ko para makakuha lang ng social amelioration card. Ito yung SAC form na tinatawag o yung social amelioration card form na kung saan lahat ng impormasyon, lahat ng detalye, kailangan mong fill upan ito. So, dalawa to. Isang kopya mapupunta sa iyo at isang kopya mapupunta sa Interagency Task Force na kung saan sila magbe-verify kung ikaw ba talaga ay kwalipikado o garantisado makakuha para sa Second Chance. So, pagkatapos nitong fill upan, mga ninong at ninang, pipila ko ulit sa mahabang pila na kung saan ando na mga taga DSWD na nag-i-interview at ipapasa mo tong form kung ano yung mga detalye na hinihingi nila. So i-update ko lang kayo mga ninong at ninang, medyo mahaba ang pila. Doon ko na pipila pan sa pila para hindi lang masayang yung pila. So sobrang haba ng pila. Ganun pala kahirap. So yun lamang po mga ninong at ninang, tara. Andito natin yung pinilapan natin mga ninong at ninang, yung SAC form.
So, dalawang kopya. Isang yung sa beneficiary at saka sa ITF na kopya. So, dalawa yung pipilapan nyo. So, andito yung pangalan, yung tirahan, yung trabaho, lahat ng detalye, yung sa ID, yung legit, dapat tayo yung legit na cellphone number, active na cellphone number yung ilalagay nyo dito sa form na to. Tapos yung mga miyembro ng pamilya, dito nyo ilalagay. At dito sa babang baba ng pahina, andito nyo ilalagay yung pipilapan nyo yung form, ay pipirmahan nyo yung form. So medyo maaninag lang yung araw kasi tinatago ko lang yung camera, bawal kasi mag-video dito sa loob ng compound ng basketball court dito sa barangay namin. So yun lang. So, pipila na ako. Dito na ako, mga ninong at ninang. Pinahihupay ko lang yung pila kasi para hindi masyadong madami yung pila. So, kumain lang ako ng lunch. Tapos, binalikan ko ito. Medyo wala ng pila. So, medyo humupay na yung pila na wala na karamihan ng tao kasi mabilis na yung proseso nila. Kasi, papasa na natin itong DSWD, yung SAC form para sa DSWD. So, dalawang pila na lang. Di katulad kanina, medyo mahaba yung pila. So, tara. So, medyo wala ng pila pag napansin nyo, mga ninong at ninang. So, ako na yung siguro mga tatlo na lang o lima na lang kami huli sa pila. Medyo konti na lang yung pila. So, update ko kayo kung kapasa na natin yung form. Ako saan yung mga taga DSWD. Ayan. So, ini-interview nila isa-isa. So, abangan na natin kung paano yung gagawin nila, kung anong paraan nila, kung ano hihingin nilang mga requirements. Naman po mga ninong at ninang, so naipasa ko na yung DSWD, yung social amelioration card, na kung saan hindi masyado ako hiningan ng detalye ng DSWD. In-interview lang ako kung ano yung dati kong trabaho, kung ano yung trabaho ko talaga, yung sa miyembro ng pamilya. So wala nang masyadong tanong-tanong pa. So sa likod lang ng form na kung saan nagkamali ako, kasi ang nailagay ko kasi yung detalye ng mga pamilya, yung pala mali yun. Ang ilalagay mo lang pala dun sa likod ng form ay yung pangalan mo mismo. Kung ano yung nakalagay sa unahan na pahina nung SAC form, yun din ilalagay mo dun sa likod. At kung magkano at signatory. Yun lamang po mga ninong at inang. At kung napansin nyo, medyo humupay na yung pila dito. So, hindi na ganun kadaming tao. Di katulad nung una kong pumunta, sobrang bugsok ng tao. So, mabilis lang ang ginawa nilang proseso. So, nakatatlong pila tayo. Unang pila lang. Ang unang pila kung saan magpapavalidate ka ng pangalan mo, hihingan lang yung ID mo. At yung pangalawang pila, ipapukuha ka na ng SAC form once na nakapag-validate ka. At yung pangatlong pila, ipapasa mo yung social amelioration card form. So, tatlong stage lang ng ginagawa nila. So, base sa kanila, kinuha lang yung form. Tapos, itong mga dala nating requirements, ID, Xerox ID, birth certificate ng anak natin, marriage certificate ng asawa natin, kukunin na nila pag payout na. So, i-update na nila tayo kung kailan ipadadala yung pera, kung saan natin makukuha ng pera, gagamitan ba nito na relief agad application. So, as of now, wala pa silang direktiba kung paano natin makukuha yung pera para sa social amelioration card form. Kasi itong mga form na kinuha nila, yung mga tinanggap nila, dadaan pa sa proseso ng validasyon na kung saan mga taga DSWD regional office ang magbabalidasyon kung karapat dapat ba tayo o kung nakakuha pa ba tayo ng iba pang tulong na ayuda galing sa iba pang tulong galing sa pamahalan ng gobyerno from DOLE, SSS o kung sa LTFRB kung saan. So yun lamang po mga ninong at ninang, maraming salamat po sa panonood nyo. Kung bago po kayo sa channel ko, i-click nyo lang yung subscribe button para updated po tayo sa lahat ng video na gagawin ko regarding dito sa social amelioration program. So i-update ko po kayo kung paano pa natin makukuha yung pera, ano pang sistema yung gagawin natin, sigurado na ba tayo na makakakuha talaga o mapapabilang tayo sa second chance at kasama pa ba tayo sa doble na matatanggap para dito sa social amelioration card. So maraming salamat po. Pansin nyo, wala ng pila masyado. So yun lamang po mga nino at inang, maraming salamat.